Disclaimer lang po, hindi po ako isang medical professional. Hindi rin po ako affiliated sa Philippine Red Cross. Ang mga ibabahagi ko po ay based sa aking karanasan bilang tao na madalas mag-donate ng dugo. Ang mga impormasyon na aking ibabahagi ay maaari ninyo ring mabasa sa Philippine Red Cross website at sa Facebook page. Isang maganda at mapagpalang araw muli sa ating lahat. Para sa araw na ito ay gagawa tayo ng isang madugong content. Yes, literal na madugo. Pero, plus 100 points sa langit, sabi nila. Ang pagdodonate ng dugo. Ating alamin ang mga proseso patungkol dito, mga do's and don'ts at marami pang iba. Naisipan kong gumawa ng ganitong storya dahil yung ako ay nagdodonate at pinupost ko sa social media account ay marami nag-PM sa akin. I also want to encourage everyone to do it so that we can help people who are in need of it. Kaya ano pang hinihintay nyo? Rides na tayo papuntang Red Cross! I am now here at the Philippine Red Cross Marikina Blood Collecting Unit. You need to fill out the blood donor's form, which includes your basic information and medical history. So, sino ang pwedeng mag-donate? Una, dapat ikaw ay 18 hanggang 65 years old. Kung ikaw naman ay 17 o 16 years old, ay maaari ka pa rin mag-donate pero kailangan mo ng written consent sa iyong mga magulang. Pangalawa, pumasa ka sa physical screening criteria. Pangatlo, wala kang sakit. Para sa mga babae, hindi dapat kayo buntis. Panglima, hindi ka nag-donate ng dugo sa loob ng 2 buwan. Sino naman ang mga hindi maaaring mag-donate ng dugo? Una, wala kang iniinom na mga antibiotic. Pangalawa, ay meron tayong misconception na kapag ikaw ay merong butas sa tenga or butas or meron kang tato ay hindi ka na pwede mag-donate. Hindi po ito totoo. Maaari itong gawin kung ito ay nakalipas na ng 1 taon. Wala ka ring recent surgery o pagbunot ng ngipin. Sa mga babae, bawal ang may menstruation. Kasama rin sa tinatanong ay dapat ikaw ay may sapat na tulog. Hindi uminom ng alcohol sa loob ng 24 oras. And make sure na bago mo ito gawin ay ikaw ay uminom ng maraming tubig at kumain para hindi ka manghina. A PRC staff interviews you about the details of your form. This is part of their screening process to know if you are eligible to donate blood. You must be healthy and or feeling healthy. Oh, sige, sige. Masakit ba yan? Sige, sige. Thank you. Anong kanak mo? Apo. Aray. Tugnok lang, wala. Nakakala lang, pagkat lang ang langga. Pwede na! Kailangan pang 15 seconds bumaba po yung low hemoglobin po tayo. Hindi ako pwedeng mag-donate pag ano. Ah, okay. Thank you. Eto. Iyan naman, ma'am. Ano yan, ma'am? Para po ma-check yung blood type na po. Nagkakaroon po ng chemical reaction. Okay. Nag-vlog po kayo? Parang ganun na rin. 3 araw pa lang. Public po ako. Science po? Ay hindi, English ako eh. Paano niyo malalaman ma'am kung blood type ko? Pag di po bumuo yung parehas, type O po kayo. Okay. So, anong type ako?
type O. Tapos pag ganito naman po, yung pag may bumuo po, type AB. I see. Pag yung dito, may buo na blood, tapos yung dito po wala, type A. I see. So right now ako ay type O. Okay. Whatever akong type O. Okay. Okay. Thank you. How are you? First time. Ayan, pinakuha ni Doc ang aking BP. Yes, that's right. Ma'am, anong ginagawa niyo, ma'am? I-check lang po yung vein. Kung saan po natin itutusok yung... Karayo. Patingin lang karayo. Ano po? Hindi ako tumitinig dyan. Naalala ko si Ma'am dati, magaang yung kamay niya. Okay. Hindi masakit after kunan kay Ma'am. Hindi, less lang. Opo. Siguro yung second ko yata. Alam ko po, kayo yung kumuha sa akin. Ako po? Opo. Mabigat po ba? Hindi, magaang. Wala akong naramdaman. Anyhow! Pwede na! Ayan. So, dinidisinfect ni Madam. Yes. Ano po? Alcohol and betadine. Okay. First na maigi ha. Tusok ko na po yung malalim. 1, 2, 3. Sige po, release nyo na. Okay na po. Huwag nyo lang masyadong galawin po itong ano nung heart nyo ha. Okay po. Para hindi mag-stop po. Pwede nang press? Pili po. Ilang minuto ba ito, ma'am, normally? Mga 10 to 15 minutes. Mabilis lang. Okay. Then, ilan yung kukunin blood sa akin, ma'am? 450 ml. 400. Ba't di ba ginawa 500? Ah, I see. Thank you. Sir, ano pangalan niya, sir? Virgilio Calinao, Sir, Antipolo City. Mukhang importa si Sir, ha? Oo. Sir, ay... Ano, bakit po kayo nandito? Ano pong reason? Meron po ba kayo pag-donate-an? Oo, may nanghingi ng tulong. Kailangan ng type AB na dugo. Eh, madadala yung type namin. Kaya ako Wait. Na mismo mag-donate para sa kilala ko. Ang bait naman eh, Sir. Talagang bayani-bayani. Sakong-sakto sa National Heroes. Regular donor ako kasi ang type AB, madalang. Kaya talaga kailangan namin may maraming pondo. Kung sakali ako man maano, may makuha din ako. Ang bait ni sir ha. Oo sir, may balik yan. Masarap ang pakiramdam pag nakuha na ng dugo. Ano pa yun sir? Ano pakiramdam niya pag nag-donate? Parang na-recharge ka. Masigla, maano. Basta tubig lang ng tubig pagkatapos mo mag-donate. Mga 3 days, makarecover na lakas mo. Fresh na fresh sa pakiramdam. Correct. Parang bumabata. Yun. Tapos bukod sa masarap sa pakiramdam, masarap din sa feeling na nakakatulong ka sa ibang tao. Yun, and the best. Mas masarap yun. Makatulong ka, makakadugtong ka ng panibagong buhay sa mga nangangailangan. Sabi nga nila, it's better to give than to... Yun. Alright. So maraming salamat sir. At sa mga kaibigan ko dyan, huwag kayong matatakot na mag-donate. Maganda to sa kalusugan. Maganda rin na nakakatulong tayo. Di man tayo mayaman eh. So itong dugo, libre, bigay natin. 12 seconds later. Sesto. Man, bakit binibigyan niyo ma'am ng mga sesto or pagkain? Kasi sir, nag-boss ka na po. So, kailangan ma-replenish siya. Agad. So, hindi siya agad yan na ma-replenish, at least, hindi mabibigla yung system. Thank you. Beer masarap. Oo, sabi ni pwede sir. Pwede lang. Kung pwede lang, sir. Sabi ni sir, beer na lang daw. Pakatapos lang po natin mag-donate. Ayan. So, ngayon naman po, i-interviewin natin ang isa sa mga magagaling na medtech dito. Magaan ang kamay. sa Red Cross, si Ma'am Ann. I'm Ann, medtech ko, quality assurance officer ng blood bank unit dito sa Red Cross Marikina. So, ang pinaka-ano po niya, benefit niya, syempre mapapalitan yung dugo natin ng bago.
ma-replenish, mas okay po yun. Magpaganda po ng ating mga balat. Siyempre, at din po, ma-reduce din po ang risk natin na magkaroon ng heart attack, sakit sa puso po. May mga studies po na ginawa na talagang na-proven po siya. Tapos din po sa may mga high blood, marami po kami mga donors na talagang regular sila po nagdo-donate. Tapos sabi po nila, nakatulong daw talaga yung blood donation sa pagpapababa ng kanilang mga BP. And then, meron din po. Siyempre, kunyari, hindi nyo alam ang inyong mga blood type. Pwede natin malaman kung anong blood type natin. Mati-check din natin ang ating hemoglobin kung normal po ba. Diba? Kasi marami sa atin, hindi natin alam na anemic pala tayo. Tama. Yun. Tapos, pinakahuli naman, siyempre, pagdating dito, lahat i-check up ka pa ng physician. So, may libreng check up ka pa sa doktor. So, maganda yun para yung makita mo kung may mga problem sa mataas ng BP mo nga, kung normal na talaga ang iyong mga Pwede mo din magsabi sa doktor kung may mga nararamdaman ka, pwede siya i-recommend. Oh, napakadami talaga ng benefits na... Hindi ka lang nakatulong, marami ka pang benefits sa katawan. Nakatulong ka na nga sa mga nangangailangan ng dugo. Okay. Ma'am, parang may nakita akong ma'am, na parang infographic na parang sa every time magdo-donate ka, parang may certain number of people na natutulungan ka na parang tatlo po ba? Tama po ba? Yes. Kasi ang dugo natin, pinaprocess yan. Kikita niyo isang bag natin. Mm-hmm. Ang tawag kasi dyan ay whole blood. Mm-hmm. So, ang whole blood, pinaprocess pa po yan. Pwede pa siyang maging pang-RBC. Yung pang-RBC, para yan sa mga nagda-dialysis. Marami pong mga gamit yan. Sa mga bababa ang hemoglobin. Kasi pang-pataas po yan ang hemoglobin. Tapos po, ang next po yung platelet sa mga dengue. Ayan. Hindi lang dengue, marami pang mga sakit yan yung kailangan ng ating platelet. Mm-hmm. Mahirap po maganap ng platelet. Dito kasi sa Marikina, binaprocess lang namin sir is full blood. Hindi kasi kami blood center. Mm-hmm. Collecting unit lang po kami. Okay. So, ang mga platelet pop, RBC, tsaka fresh frozen plasma, dun po sa mga blood center, katulad ng Mandaluyong, Kansas City, dun po nyo makukuha yung mga yun. Ang FFP naman, laging namang laging available po yan sa mga blood center. Magdala lang tayong blood request form. At, meron po tayong mga processing fee dito sa Red Cross po ha. Ang processing fee po, binabayaran natin, kasi nga po, hindi kami kasi part ng gobyerno. NGO po, no? Po. Ang git kasi, ang alam ng mga tao, di ba? Yan po yung susunod ko. Yung po isa na yung susunod kong tatanong eh. Kasi nung nag-post ako one time ng about blood donation, sabi, ba't ka nag-donate dyan? Pineperahan ka lang. Hindi po namin pineperahan. Actually, kapag sa mga hospital kayo mag-donate, mas malaking bayad. Dito po sa Red Cross, very minimal. Kung ano lang po yung ginastos namin, yun lang po ang ating babayaran. Very minimal amount lang po ang 1,800. Bayad po sa mga blood bag, gamit. Bayad po sa mga lab fee. Yes. Testing fee. Actually, pagkatapos po makuhaanan yung donor, hindi po basta-basta isasali niyan. Kala siguro nila, pagkakuha ng dugo, naka-plastic, ibibigay na. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Itetest pa po natin yan. Ma-assure po natin na talagang quality yung ating dugo. Correct. Walang sakit. Kasi po, maihihawa niyo po yan sa sa pagsasalinan. Ayaw po natin yun. Kaya po natin tinetest talaga, pinaprocess ang dugo. Okay. Para makita natin kung sino mga pwede at hindi. Okay. So, ganun po. Yun ang ating binabayaran. Okay. Hindi po namin kasi pinaperahan kasi napakaliit lang po yun. 1,800. Pambayad lang po ng namin yung mga kuryente namin dito. Tama. Pambayad ng medtech, mga gamit. Ayan po, ayan yung mga gamit ng mga doktor namin. Siyempre po, ngayong pandemic pa, mahirap din po maghanap ngayon kasi halos lahat takot din. So kami dito, talaga naman, observe din naman kami ng social distancing, disinfection, ganyan po. Ay, kung may gusto pong mag-donate sa inyo, ano po kayang schedule ninyo dito, tsaka saan po ito? Kung gusto niyo po mag-donate sa amin, meron po kami contact number. Meron din sa pinto, sir. Aming contact number, Tuesday, Wednesday, Friday, and Saturday, 9 a.m. hanggang alas 3 po ng hapon kami. Dito, sir, pwede po kayo mag-walk-in. O kaya kung may pasyente kayo na gustong pag-donatean,
pwede din po. Basta magdala lang po kayo ng valid ID, blood request form ng inyong pasyente. Kung walk-in naman po kayo, magdala lang po na kayo ng ID. Basta po, make sure wala pong nararamdaman na masakit. Sipon, lagnat, lahat po yan. Ba, pag ano ma'am, pag merong high blood? Pag meron tayong high blood, pwede naman po, basta on the time ng donation nyo, normal lang yung BP. Mm. Kahit may maintenance tayo, pwede pa rin tayo mag-donate. Basta po pinayagan tayo ng doktor, pumasa tayo sa screening, at saka yung BP natin normal po. Eh, ito po yung reason. Kunyari, nagpa-vaccine po ako, kailan po ako pwede mag-donate? Ayan. Ayan. Ngayon po kasi, yung vaccination dati, after 30 days, after 28 days. Ngayon po kasi naglabas na si DOH. May bagong memo. Memo. So, lahat na po pwede na pong mag-donate kahit paka-vaccine lang. Mm. Basta po, wala pong nararamdaman na side effects. Kung may nararamdaman ka na side effects, kunyari po, nangihilo ka, masakit yung ano mo, yung tinusukan, o kaya bigla ka nilagnat, after 7 days, babalik ka. Right. So, kung meron ka pang nararamdaman after 7 days, nagdala pa natin after 14 days. Ganun po. Pero kung wala ka naman pong nararamdaman, anytime po pwede tayo mag-donate. Ayan. So, yun lang po siguro, ma'am, Ann, at sana maki-encourage tayo ng mga tao na mag-donate at the same time, tumulong sa ganitong paraan. Sabi mo nga, habang nabubuhay tayo, piliin natin maging mabuti. Hindi natin alam kung bakit kita mabubuhay, di ba? Una, nakatulong ka na. Pangalawa, maganda rin na kalusugan. Okay. Maraming salamat po, ma'am, Ann, at sa susunod po ulit, kita ulit tayo after 3 months. Thank you. Ang buksan ang isipan sa science o ang